Iyon, mga tol, umuuga-uga pa. Nadaliw yung camera. So, yun. Samahan nyo ulit ako para makita nyo tong small review natin at saka pag-unbox natin dito sa Bike Taillight. So, let's get it on, mga tol. Yon, mga tol. Bago natin simulan tong pag-unbox at saka small review dito sa product or gear na nabili natin, simulan muna natin sa kasabihan. Natatawa na kagad ako. Ito nga pala yung naisip ko kaninang kasabihan. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Yan. O, di ba? Okay, kung may mga saying din kayo at mga kasabihan, i-comment nyo lang dyan. Okay? So, proceed na tayo. Itong nabili ko is Rock Bros Taillight, Bike Taillight. So, importante ito, mga tol, kapag nabiyahe tayo palagi. Especially kung gabi. Kailangan visible tayo sa mga motorista para nakikita tayo sa daan. Safety na rin yun para sa mga rider na tulad natin. So, Rock Bros Taillight. Bali, made in China siya. Ayun, so, USB charging siya. May built-in battery. Tapos, long battery life. Siguro mga isang charge hindi ko pa nasusubukan, pero pagka chinarge natin daw siya ng isang beses, matagal bago malubat. Tapos meron din siyang smart light sensoring. Tapos yung quick installation, madaling i-install sa bike. So mainly itong binili kong ito is saddle. Pang saddle, tapos meron din siyang extra na rubber para kung wala tayong, kung ayaw natin siyang ilagay sa saddle, pwede natin siyang ilagay dun sa saddle bar. So, mamaya tignan natin. Tapos, CNC cutting, hindi ko alam kung ano yung CNC cutting na yan, research nyo na lang. So, IPX6, ito may idea ako dito na ibig sabihin ito is waterproof yung product. Submersible siya sa tubig, tapos kahit sa ang angulo na mag-splash yung tubig o gaano ka heavy is makakasustain tong ilaw na to. Tapos may power indicator din siya, tapos intelligent brake, and then high brightness at saka reflector din siya. Okay, so buksan na natin. Huwag natin patagalin. Ayan, so yun, bali na dito sa manual na to kung paano mo siya i-install, specs ng ilaw, saka yung mga iba't iba pang kailangan nating malaman. So, brief discussion lang tayo dito. Okay, so pwede nyo namang siyang basahin kapag nabili nyo itong product. Ang pangalan niya is Rock Bros Q5 Intelligent Brake Tail Light. Yan. So, ito siya. Meron siyang plastic. Tapos, yan. Nakatakip pa. Tapos dito. Ano naman ito? Oh. Ito yung kapag ayaw mo siyang ilagay doon sa saddle bar mo sa ilalim ng upuan, pwede mo siyang ilagay doon sa ito yung sa bar. Sabi ko doon saddle bar. Tapos ito sa bar. Hey Clark, yun. Bar, no. Ayan. Saddle bar, ito pala yun. So pwede nating ilagay ito.
Ito naman doon sa bakal na nagsusupport doon sa upuan mismo na i-attach. Okay, so ito laman ng maliit na box na to. Tapos meron siyang ziplock. Ah, ito yung ano, USB charger cable. Yan. Tapos meron siyang Allen key. Oh, lagay na lang ulit natin sa dan dito kung anong sukat. So para dito siya. Yan. Okay. Yun, naluluwagan pala to eh. Tapos nahabaan, ayan. Okay. Kaliwat kanan. Okay. Yan, so nag-provide na yung Rock Bros ng Allen key saka ng Allen screw. Okay. Tapos meron pong dalawang pula. Ah, okay. Ito siguro yung para dito. Ayan. Parang cushion niya, cushion. Para mailagay natin dun sa upuan. Dun sa bakal. Tama ba? Oo nga, eto nga. Yun, ganun pala yun. Tapos dito, naman sa kabila. Yan. Yan. So, pagka niluluwagan mo pala tong Allen screw na to, eto, mahaba. Ayan o. Ayan. Ayan. So, magigrip siya dun sa saddle metal mo o dun sa support ng upuan mo. Magka hinigpitan yan, ganyan. Kaliwat kanan. Yun. Okay. So, on. Yan, ang maganda rito, yung tinatawag nilang intelligent yan. Yung ano, high brightness, kita nyo? Yun. Pag ginagalaw ko siyang ganyan, nasisense nung sensor niya na para ba akong nagbe-break. So, lumiliwanag siya. So, imagine niyo kapag ka tumatakbo kayo, ganyan lang siya. Kapag tinigil nyo, yan, yun na. Kanina, labas ng labas yung brightness. Ngayon, hindi na. So, yun lang. Simple explanation. Pagka umaandar kayo, ganyan siya. Sa first mode, is, yan. Ganyan yung kapag ka nagbe-break ka, papakita niya sa'yo yung full brightness. And then, kapag ka umaandar ka, ganyan lang siya. Strobe lang siya. Sa second, yan, breathing. Sa third, strobe. Sa fourth, yan, steady. Ito pala yung ano, blink. Yan, yung blinking. Okay, so kapag ka umaandar ka, tapos bigla kang huminto, kailangan ipapakita niya sa'yo yung maximum brightness. So, may sensor siya. Intelligent sensor, tapos intelligence brake, yan, ganyan siya pag nagbe-brake. So safety ka, so alam nung nasa likodan mo, nung makakakita sa'yo na hihinto ka, kasi kapag ka fast moving ka, bigla kang huminto, ipapakita niya sa'yo yung maximum brightness niya. So kung napapansin niyo yung lumalabas-labas na, ayan, ganyan siya, lumalabas-labas na parang kulay blue, yan, yan, yan. Every 6 seconds, nagpapakita siya ng ganyan is to indicate the power, yung battery life. So, kapag ka 4 is 100%, pagka naging 3 is 75%, kapag ka naging 2 is 50%, kapag ka 1 is 0 to 25%. So, yun siya. So, patayin ulit natin. Long press lang. Ah, hindi. Sige, tuloy-tuloy na natin. Ito yung 3, 4, and then 5. Yan, off na siya. Okay? Ah, sorry. Nakalimutan ko. Kapag kahawak nyo siya at nasesense niyang gumagalaw kayo, dire-diretso lang siya mag-blink. So, kapag ka inilapag ko siya dito na wala na siyang movement,
30 seconds is mag-auto off siya. So, yun ang isang maganda rito. Meron na siyang tawag dito, motion sensor. Kapag nagbe-brake ka, yan, lumiliwanag siya ng malakas. So, ito, 30 seconds na no movement is mag-auto off siya. Tignan natin kung mag-auto off. Hindi ko lang talaga alam kung ano yung eksaktong segundo. Yan, pero nag-off na siya. So, siguro more or less 30 seconds siya. Pakita niya na. Gagalawin ko, ah. Iilaw ulit yan. Wala na akong pinupindot. Oh, di ba? Sweet. Ito, kaya siya tinawag na IPX6 submersible kasi sealed na sealed siya. So, bali, ito lang yung compartment na open sa kanya. Is threaded siya with a rubber seal O-ring, yan. To, may rubber siya. Kita nyo ba yan? Yan. Tapos, ito lang yung opening niya sa likodan. So, ito is sealed siya. Yan lang. Meron lang siyang screw doon. Tapos, threaded. Tapos, meron siyang rubber O-ring. So, hindi nga papasukin to ng tubig. At saka, nasa ilalim pa siya ng upuan nyo. O, diba? Okay. Yan siya. So, dito siya china-charge. And then, parang may natutulog, ah. Yan. Yung finish niya is okay, ah. Hindi ko lang alam kung anong material to. Hindi ko pa nababasa. Pero, yan. Shiny siya. Tapos, ayan. Okay naman. Metal. Yan. So far, okay. Good na good ako dito. Nagustuhan ko yung pagbili ko sa product na to. Ayan. So, kaya din pala ganito yung para sa saddle bar. So, iniikot din siya. So, ito kapag ipifix nyo siya dun sa upuan, dun sa bakal, sa ilalim ng upuan. Tapos, ito naman dun sa bar. Ayan. Kutin nyo lang. Meron siyang maliliit na thread. Yan. Okay. Ganyan lang siya. Diba? Sealed na sealed, no? Yan nyo. Hindi pa pasukin ng tubig. Ganda. Yan. So, yeah. So, ayun. Kung nagustuhan nyo po, please like, share, comment, and subscribe. At asahan nyo kung ano yung magagawa pa nating mga video na pwede kong ma-share sa inyo is, tuloy-tuloy lang. So, yun. Hanggang sa muli. God bless to all at salamat sa suporta.